Saktong-sakto ito ha, para sa ngayong Feb Ibig Month, ngayong Love Month, no? So, ito yung trending topic natin mga kapatid. Ngayong Feb Ibig Month na nga, kambyo lang tayo sandali ha. At ano ba ang madalas na pinagtatalunan ninyong mga magjowa or mag-asawa? Oh, yan. Share nyo sa amin yan. Whether it's pera o mga petty things, di ba? Kung sino maghuhugas ng plato, o kaya naman kinukulit ka kasi ng magsampay, hindi mo pa rin ginagawa, mga ganyan. Di ba? Minsan mga ganun, pero kadalasan talaga pere. Pera. Oo, yan ang kadalasang source. Di ba? Sobra talaga. O iba, nakakalungkot, third party, yung ibang cause, no, ng pagtatalo or hindi pagkakaunawaan. Eh sabi nga, di ba, may nabasa ako, saka common ano na to eh, common na rin to na nakikita sa online or sa ibang mga kasabihan. Rule number one, women are always right. Rule number two, if a woman is not right, rule number one applies. Okay. Sabi nga, sa mga may mga magkaka-partner dyan, ha? Oo, happy life, happy wife. Ganon. Yun yung kadalasang ano, di ba? Yun yung general rule sa mag-asawa. Happy wife, happy life. Tahimik na buhay kapag happy si wife. So, ganon yung gawin na lang natin. Oo, wala lang nang oo minsan. Bakit hindi yung eksperto ang tanungin natin? Ba't di natin ipasok impromptu si ano, si Doc Remus? para sure, di ba? Mm. Sa ano? Sa siyang mental state, ano? Siyang tanungin natin. Diba? Baka mag-reply naman yan. Ay, amang hindi pa nga doon siya natutulog. Sabi niya, correct. Nung sinabi natin na malamang, hindi pa ito natutulog ngayon. Sabi niya, correct. Oo, good morning sa'yo, Doc Remus, ha? Oo, so, sino pa to? Sabi ni Noel, si Noel, yun nga lang, wala na akong jowa. Naku, medyo, yan yung medyo nakakalungkot nga lang dyan. Iniwan ko jowa ko dahil ayaw itigil lang vision niya. Ubus ang money. Kaya tama na. Kaya binalik ko na siya sa magulang niya. As in, jowa asawa mo to, ah. Baka jowa pa lang itong sa kanya. Binalik daw sa parents, eh. So, ibig sabihin, are you living together already? Diba? Ewan natin, kasi yung term niya is jowa. So, ikaw na lang makakasagot niya, Noel C. Noel. Oo, sabi niya, binalik, diba? Oo. So, ayan, may sumagot na sa trending topic. Baka ikaw, mga kapatid. I think sa Bagong Gawi FB page, may mga nauna na rin pong sumagot doon. And, kasi kahapon pa ito dapat. Pero naisip kasi namin ni Laila, mas timely. Married si Noel, si Noel. Marami nang sumasagot. Eto na. Ayan na. Mm-hmm. Ayan. Si Gabrielle Soto, good morning. Watching from Bellevue Avenue, Daly City, California. Si Irene Lizelle Ortega, Lile Borgen. Nabasa mo na ba? Hindi pa. Ang pinagtatalunan namin mag-asawa ay dahil hindi ako nakikinig sa asawa ko. Ayun. Ah, aminado naman siya. Yun yung pinag-aawayan nila or pinagtatalunan nila. Si Junjun, good morning. Ayan, si Angelito or Angelito Santos, sabi niya, yung pagsiselos daw yung kadalasan nilang napagtatalunan. Yan. Oo, third party nga kadalasan. Kaya nga marami nga sa kanila, dumidiretso kay Idol Rappi. Oo. Habang sino pa to? Usapan din natin yan. Oo. Si Sujin, bumabati lamang ng magandang umaga sa ating lahat. Si Evangeline Machete na Tonton, minsan naiinggit sa mga may date. Yun yung kanyang sagot. Ito namang si Jules Idanan, kadalasan po kung anong lulutuin or kung saang resto kakain. Doon yung pinagtatalunan nila ng kanyang partner. Ito problema niya na. Kung saan kakain. Diba? Si ikaw lang sapat na. Nabasa mo na ba ito yung kanyang sagot? Ano sabi? Sa naging boyfriend daw niya, sakit lang po ng ulo kasi may third party din. Sa bawat place may babae. At nang ba-blackmail po kaya nagkalayo daw sila. Oo. Sino pa to? Si Caps. Sige. Hindi ko pa nababasa si Eduardo. Sige, mauna ka. Sige. Si Caps Silvina Lazara, para daw sa kanya, kahit hindi okay mag-asawa, maging magkaibigan na lang para na rin sa mga anak.
mas okay yung may respeto pa rin sa bawat isa. Pero totoo yun, kunyari nagkahiwalay kayo mag-asawa, huwag niyong binibrainwash yung mga anak niyo na yung tatay niyo, ganito, yung nanay niyo, ganyan. Kasi hindi magiging kumpleto yung pagkatao ng isang bata kung hindi niya kilala yung magulang niya, mga magulang niya, for that matter. So, huwag niyong ibibrainwash na kasi masama ugali ng nanay mo, kasi masama ugali ng tatay mo. Kung ano man ang nangyari sa inyong dalawa yon, hindi kasali yung mga bata doon. Magkahiwalay man kayo, tayo tuloy eh, no? Magkahiwalay man kayo, ang iisipin nyo lagi, hindi magiging kompleto ang isang personality ng isang bata kapag hindi niya kilala yung pareho niyang magulang. So kung ano man yan, huwag niyong binibrainwash yung mga anak niyo. Sabi ni Eduardo Benavides, hindi maiwasan mag-away ang mga magkarelasyon, mag-asawa man o mag-syota dahil ingredient ito sa relasyon. But at the end of the day, nagkakaintindihan at nagmamahalan pa rin. Ayun naman. Maganda yung sabi. Very good. Oh, sabi ni Emily Durkin, pinagtatalunan namin ang asawa ay may mga bata. Kasi asawa ko puti, ayaw niya na mataas ang boses ko. Pero siguro baka nga kasi 'di ba, tayo sometimes as Filipinos, yung maano tayo eh kapag maligaya tayo, ang lalakas ng mga boses natin, 'di ba? Ganyan akala kami, mo galit. Hindi, grabe nakakabingi kami ni Mon pag magkasama kaming dalawa. Alam mo yung magkatabi lang kaming parang ganito sa crew cab, pero sasabihin nung ni Delio tsaka ni Dennis, "Hoy, magkatabi lang kayo." Ano ba kayong dalawa? Yan, ganyan. Nangingibabaw eh, no? Oh, ang ingay. Tapos tawa kami ng di ba, imagine nyo, aliit lang ng space Susok ng pickup. Napupulo namin yung pickup ng boses namin dalawa, tapos natawa kami ng tatawa. So, ayan, si Maria Sanders, sabi naman niya, matagal na raw siyang walang partner kasi namayapa na. Pero pagkakaalala niya, nung buhay pa raw, sweet siya, hindi daw sila nagtatalo. Hindi ako marunong mag-complain, sabi ni Maria Sander. Wow. Oo. Sino pa to? Si Herman Barnes. Sermon sa mga company, ganyan ang rule. Rule number one, the boss is always right. Rule number two, if the boss is wrong, go back to rule number one, which is the boss is always right. Si Manolito Nipa. Uy, thank you ah. Thank you Manolito ah, na pinadala mo yung ano mo. Pinadala, yes. Salamat. Sabi niya, ako wala nang kamuro-muro ngayong February. Pero nung nabubuhay pa ang aking mahal na asawa, minsan usually, kung saan kakain pag lumalabas kami at anong o-orderin ang pinagtatalunan daw nilang dalawa. Alam mo, talagang issue yung pagkain eh, no? Minsan, saan ako kakain? Lagi niyang tanong eh. Sabihin, oo, saan mo gusto? Tapos kung namili ka ng ganitong area, pati tayo kumain. Okay na kasi maangot. Ayoko dito. Sasabihin, ikaw bahala. Ako bahala. Tapos sasabihin mo, ayaw mo dito. Ayoko dito. Oh, tapos ito na, o-order na. Anong gusto mo kainin? Oh, yun na naman, ikaw bahala. Anong gusto mo? Minsan, ano pa? Ikaw bahala. Tapos biglang hindi na-order yung gusto. Kasi maangot. Okay. Allergy ako dyan, nakalimutan mo na naman. Ayun. Diba? Ayun na. Ay nako, si Angelito Santos. Naku, mag-aasawa kasi ng pogi tapos magsiselos. Eh, basketball star pa naman ako sa lugar namin. Yun tayo, Angelito. Ay nako. Panalo. Ikaw diba? Ikaw na. Oo. Sino pa to? Melissa Gozon. No comment daw siya. Single mom. Mas mainam yung walang problema, sabi. Balikan natin si Angelito Santos. Ikaw ang basketball superstar. Parang naghalo. Ikaw na ang Angelito Santos, grabe. Ay, nako. Sabi. Sino? Ay, si Noel, ito, ano number mo, Noel? Tawagan ka na lang namin. Kasi sabi niya, buti na lang yung ex ko, hindi niya pinagkait yung anak namin kahit may ibang asawa na at anak siya. Ayun, kasi yung anak nila together is the panganay nung asawa niya. Pero tama naman yun. Alam niyo yun, ulitin ko lang, importante yun sa pag-build ng character ng anak nyo. Kahit pa hindi kayo nagkaige, hindi kayo nagkatuluyan, whether you fell out of love,
part 'yon ng pagbuo ng character ng anak nyo. So wag niyo ipagdadala sa ilang kampo at wag niyo sisiraan kasi paglaki nila when they are mature enough to understand, hayaan yung sila yung umintindi sa storya o sila yung mag-judge kung ano ba talaga yung nangyari. At nangyari na kasi, hindi na natin yun maibabalik. Ang importante is, though you guys are apart, you raised your children or your child together. Diba? Actively. Mm-hmm. At dyan po, nagtatapos ang ating programang Feelings. Ay, feelings. Stanley. Oh, si Leonora Trottier, diba? Sabi niya, wala na raw sila pinag-aawayan ng hobby niya kasi puro naman daw sila mababait. Wow, sana all. Ay, may nagpa-shout out lang. Si Kuya Will ulit, si Kuya Will Bautista. Good morning. Team Global St. Luke's Shuttle Service sa kay Donya ngayon sina Sir Jasper, Miss Alona, Miss Kat at syempre ang kanilang poging driver, si Kuya Bong Egia. Good morning sa inyong lahat. Ingat po sa biyahe. Kuya Bong, wag init ulo, Kuya Bong, wag kaskas ha. Maaga pa. Oh. Yan. Correct. Ganda. Ingat, ingat ha. Tsaka malamig ngayon, sarap no, kahit kung saan siguro na yung bintana, no? Ang lamig. Kahit di na mag-aircon? Yes! Diba? Uy, good morning kay Norbert Durano, laging nakikinig sa Radyo 5. Thank you! Salamat! Thank you. Mm-hmm. Mm. Salamat po, salamat. Oo, sino pa itong mga to? Ayan, sina Belga Alona, salamat po. Tinamaan ako doon na. Away sa pera palagi ang desisyon, agad hiwalay na. Oo, salamat kay Lord to allow me to open sa live sa program ninyo. At least po, ano naman. Sana maayos naman po ang inyong relasyon kahit po ganun na nangyari. Sujin, good morning! Ano sabi? Ayan, medyo mahaba. Ano sabi? Mahaba pala nung sinabi niya. Kala ko good morning lang. Siguro po sa opinion ko, sabi niya, masaya na ako na nakipaghiwalay ako sa asawa ko kaysa araw-araw akong magkonsumisyon at mag-aaway lang. Hindi naman ako magseselos kung hindi niya ginawa at hindi naman kami mag-aaway kung hindi niya rin ginawa. Sa akin lang po, wala siya pagsalitaan ng masakit yung tunay niyang anak. Masaya na siya sa bituka niya. Ano to? Huwag na lang doon pagsalitaan ng masakit yung tunay niyang anak. Sana nga, oh. Parang yung mga nanonood sa atin, sa mga nakatutok, parang may mga ano ah. Nakaka-relate masyado. Oo, nakaka-relate masyado sila sa topic natin. Sana maging masaya po ang Feb Ibig Month ninyo, ha? Kung ano man po ang pinagdaraanan. Minsan, kapag wala ka partner, balik ka sa ano, kanta ni Justin Bieber, Love Yourself, okay? Alam ko, baby. Baby. Hahanap ka muna ng mga baby. Ano ba? Si Herman Barnes, nag-share din siya. Sabi niya, kami ng wife ko, di kami nagtatalo kasi pag na-feel namin na yan ang gusto ng isa, tumatahimik na lang ang isa at pag tumatahimik na, alam na. Alam na this. Ayaw niyang makipagtalo at makaaway ang dadatna ng pagkatalo. Ayun. Totoo naman. Manolito Nipa, good morning again. El Capitan, good morning. Hi, good morning po. Nagtatalo kami pagpagod. Nako, oo. Ayun. Pero alam mo, may mga ganyan talagang instances. May mga ganyan talagang instances. Meron akong nakausap nung January actually. Ay, hindi pala, December. Sabi niya sa amin, nung crew ha, ako, si Dennis, saka si Delio. Sabi niya, gusto niyo bang malaman kung anong sikreto ng masayang pagsasama ng mag-asawa? Di, syempre, kaming tatlo naman. O sige po, ano po ba yun? Kapag kahit na kayo gaano kapagod, kapag nagkalabitan kayo, pumayag ka na lang, umuo ka na lang para wala nang pagtatalo. Kasi yun pa rin yung spice ng relationship. Yun, as husband and wife. So yan, isa daw yun sa pinakang ingredient kasi. Yung sinasabi ni, sinasabi ni Norbert. El Capitan ba yun? Oo. El Capitan, oo. El Capitan del Barrio. So yun, isa daw yun sa mga key ingredients on how to have a successful relationship.